Hello everyone, my name is Mark Joseph Bayan and welcome to Study Hub. And for this part of the Study Hub, financial versus managerial accounting, I'm gonna be discussing it to you. So firstly, I'm gonna read it first and I'm just gonna try to explain it clearly to you, and hopefully you will learn something in my part of this presentation. So okay, to put it in layman's terms, financial accounting is for external users of financial statements to determine the financial position of a company. On the other hand, managerial accounting is for internal users of statements to create a decision on the operation of a company. Accounting principles and standards also differentiate the two, having different reporting standards to appeal to users. So, ang sinasabi dito, yung financial accounting, more on focuses siya, nagpo-focus siya sa external users ng mga financial statements natin. Tapos, ang managerial accounting naman, more on ang gagamit niya yung management ng company or ng business, kasi more on internal siya. Ang mas gagamit ng managerial accounting at yung mga reports na magagawa natin dun ay gagamitin ng management to forecast their decisions, kung ano man ang kailangan nilang gawin in the future. So, accounting principles and standards are also differentiated. Ayan. Nagbabago rin ang principles and accounting standards nito, depende kung financial or managerial accounting ang ginagamit mo. Para maging akma yung report kung saan sila nakafocus, like kunwari yung financial sa external, tapos yung managerial sa internal. Doon din depende yung standards para mas maintindihan ng users. So, next one. The key difference between managerial accounting and financial accounting relates to the intended users of the information. Managerial accounting information is aimed at helping managers within the organization make well-informed business decisions, while financial accounting is aimed at providing financial information to parties outside the organization. So, ang sinasabi dito, kagaya ng sinabi ko kanina, yung managerial, it helps the managers to do their decisions for the betterment of the company. Tapos naman yung financial accounting, nagbibigay sila ng financial information na sa outside, sa third party, sa mga hindi ano, sa mga outside ng organization nga, sabi nga dito. So ang halimbawa nito sa financial information, like yung mga investors, kasi para ang isang investor pumili ng company, kailangan nila malaman yung financial information ng company na yun. Alangan namang manghula lang sila, sikat ng company na to, dito ako mag-invest. Hindi, dapat kailangan din nila ng information, which is detailed information, which is ano, yung financial reports ng company. Dun nila makukuha yung information na makukuha nila. Maayos to. Maayos yung nila, equity nila dito, maayos yung management nila, kung paano sila mag-report, gaano ba ka-profitable tong company na to during this accounting period. So, dun sila makakapag-desisyon kung okay ba dito sa company mag-invest. Then, yung managerial accounting, ang managers, iisipin naman nila, yung sinabi ko kanina, from the eyes of an investor, kasi financial accounting. Then, managerial accounting, yung mga managers, titingnan nila kung magiging maayos ba itong, kung ano-anong mga information na nagawa nila during that accounting period. And they're gonna forecast something from that data that they have gathered. They're gonna forecast their future profits or future plans so that they will have more decisions and options available. So, ayun yung managerial accounting. Then, next part, financial accounting must conform to certain standards in accordance with GAAP as a requisite for maintaining their publicly traded status. Most other companies in the U.S. conform to GAAP in order to meet debt covenants often required by the financial institutions offering lines of credit. So ang sa US daw, yung mga companies doon more on sa GAAP sila nagbe-base. Tapos yung because managerial accounting is not for external users, it can be modified to meet the needs of its intended users. This may be very considerably
by the company or even by the department within the company. So dahil sa company, meron tayong iba't ibang department. Sinasabi dito, pwede natin ma-alter or ma-modify. Hindi naman sa alter, like yung talaga mag, ano, mamaliin mo yung mga information, yung data. Ang mangyayari lang, i-adjust mo, i-modify mo yung data or yung information na nagawa mo during the managerial accounting para parang iaakma mo siya para dun sa department na yon, para mas maintindihan nila at mas maging efficient sila sa information na natanggap nila. So, ayan, ganun yun. Then, sa systems. Financial accounting only cares about generating a profit and not the overall system of how a company works. Conversely, managerial accounting looks for bottleneck operations and examines various ways to enhance profits by eliminating bottlenecks issues. So, ang sinasabi dito, yung financial accounting. Sabihin ko nga. Financial accounting, more on sa profit siya. Kasi external users, hindi naman papakailaman ng mga outside parties, outside the company, yung mga tao, hindi nila naman nila papakailaman kung paano mag-manage ang isang company. I mean, they will only want to look at the results, di ba? So, more on sa profit side siya, kung anong nangyari, ano yung equity ng ano, ano yung assets and liabilities ng company na ito, and other yung cash flow, and any other financial report na pwede nilang maibigay sa outside party. Then, sa managerial accounting, dito sila, iisa-isahin nila yung mga issues na kailangan nila at mga pagkukulang nila at para lang yun, ma-enhance yung profit nila. Ano bang mga strategy? Ano bang mga iba pang way para mas maging maayos yung marketing natin? Ano bang mga various ways na or options na pwede nating magawa para mas makilala yung product or anumang service yung nagagawa ng company na yun? So, ayun yung management. Okay? Reporting focus. Financial accounting is focused on creating financial statements to be shared internal and external stakeholders and the public. Managerial accounting focuses on operational reporting to be shared within the company. So, parang inulit ko na lang yung mga sinabi ko. So, we're gonna be moving on. So, proven information. Considerable precision is needed to prove that the financial records are correct. Financial accounting relies on this accurate data for reporting. While managerial accounting frequently deals with estimates posed to proven facts. So, managerial accounting, nagdi-deal sa lang mga, sa mga estimation lang, yung mga forecast nga, para magkaroon tayo ng, magagaling yung estimates na yun, galing sa data na nangyari na from the previous strategies or mga actions ng company. So, yung financial accounting relies on accurate data kasi, accurate na accurate siya kasi kung anong profit natin, kung ano yung kung anong data na makukuha natin sa pang-araw-araw sa monthly reporting natin, ayun na yung ibibigay natin sa kanila. Parang mas summarized version. So, ayun yung financial accounting. So, sa time period, financial accounting looks to the past to examine financial results that have already been achieved. So, it is historically focused. Managerial accounting looks to the future with forecasting. So, yung sinasabi ko, lagi ko sinasabi kanina pa, forecasting. Managerial forecasting and financial accounting historically focused. So, more on kung ano nangyari na at anong pwedeng nilang maipresent sa public. So, valuation. Financial accounting is concerned with knowing the proper values of a company's assets and liabilities. Managerial accounting is only concerned with the value these items have on a company's productivity. So, yung financial accounting, more on kung anong value ng, ano yung kailangan natin malaman sa value ng assets ng company, yung liabilities ng assets. Tapos yung managerial, syempre, tinatagalog ko na lang to kasi very self-explanatory na talaga siya. Managerial accounting is concerned with the value. Kung anong value na itong mga items na to para maging efficient yung company, yung workforce ng company, paano sila maging efficient, anong magagawa natin dito sa data and information na ito. So, ayan. That's it for the financial versus managerial accounting.